mga artistang nagsanipuwersa na tumulong kay John Regala. Sila ang mga artistang nagsama-sama upang tulungan ang dating action star na si Mr. John Regala. Top 10, Rez Cortez. Si Rez ay isa sa mga kontrabida na talaga namang kinaiinisan ng mga manonood. Subalit ang pagiging kontrabida ni Rez ay hanggang TV o pelikula lamang. Kilala siyang matulungin sa mga taong nangangailangan. Nang malaman niya ang sinapit ng kaibigan at dating kasamahan sa industriya, mabilis naman itong umaksyon para magparating ng tulong sa aktor. Isa rin daw si Rez ayon kay John sa mga unang nagbigay ng tulong sa kanya. Silang dalawa ay matagal nang nagsama sa industriya bilang mga premyadong kontrabida sa pinilakang tabing. Si Rez at John ay nagkasama na rin noon sa mga pelikula at isa dito ay ang Walang Panginoon noong 1989. Naging parte rin sila ng action drama series na Ang Probinsyano kung saan nabigyan muli ng pagkakataon ang action star at kontrabidang si John Regala. Dating namuno ng Actors Guild of the Philippines at board member ng MOWEL Fund o Movie Workers Welfare Foundation si Rez na siyang naglalayo na tumulong sa mga kapwa-artista at kasamahan sa industriya sa panahon ng pangangailangan. Top 9, Vic Soto. Kilala si Bossing sa pagiging matulungin lalo na kapag ang isang tao ay kapos sa buhay. Nakikita naman ang mga ganitong gestures niya sa longest-running noontime variety show na Itbulaga na kaka-celebrate lang ng 41st anniversary. Artista man o ordinaryong mamamayan lamang, laging handang tumulong si Bossing sa mga nangangailangan. Sa kaso ng aktor na si John Regala, nang mag-viral ang video nito na pinost ng isang GrabFood driver kamakailan lamang, nagpaabot ng tulong si Vic Soto para sa dating kasamahan sa trabaho. Ang kasalukuyang estado ni John ang nagpaantig sa puso ng veteranong TV host, comedian at singer-songwriter. Hanga dito ang agarang pagpapagaling ng dating aktor. Sina Vic at John ay nagkasama noong 1990 sa isang pelikula kung saan gumanap itong kontrabida niya. Nagkatrabaho silang dalawa sa pelikulang Iputok Mo, Dadapa Ako, Hard to Die at ginampanan ni John ang role bilang isang terorista. Sa pagpapaabot ng tulong ni Vic kay John, umaasa itong makaka-recover muli ang aktor. Top 8, Coco Martin. Siya ang kinilalang pag-asa ng mga artistang gustong magbalik sa pag-arte matapos mawala ng matagal sa industriya. Nakilala siya na tumutulong sa mga pangangailangan ng mga tao dahil alam niya ang hirap nila na siya ring naranasan niya noon bago ito magkapangalan sa show business. Isa si Coco sa mga madaling lapitan sa panahon ng kagipitan dahil bukal sa loob niya ang pagtulong sa mga mamamayang Pilipino. Si Coco ang isa sa mga nakasama ni John sa kanyang pagbabalik sa pag-arte. Sa unang season ng action drama series na Ang Probinsyano, lumabas ang kontrabidang karakter ni John na nabigyan naman niya ng hustisya dahil sa kagalingan nito sa pag-arte. Hindi man nagtagal ang kanyang karakter sa serye, malaki ang pasasalamat ni John kay Coco sa pagbibigay nito ng pagkakataon para makabalik sa trabaho. Sa kasalukuyang sitwasyon ni John, nalaman nito ng mga dating kasamahan sa seryeng Ang Probinsyano at nagsabing magpapahatid sila ng tulong para sa aktor. Parang isang pamilya na ang turingan ng mga cast sa set ng nasabing TV show. Umaasa sila na mabilis na makaka-recover si John sa kanyang karamdaman. Top 7, Julius Babaw. Kilalang broadcast journalist at radio show anchor si Julius na isa sa mga host ng programang Lingkod Kapamilya sa Teleradyo. Ang programa ay may layunin na bigyan ng tulong ang mga taong kapos sa buhay at tulungan ang mga kababayang walang kakayanan para itawid ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Target ng show ang mga mamamayang Pilipino na nasa lanta ng kalamidad, mga may karamdaman at kung ano pang mga hinaing sa buhay ng bawat Pilipino. Nang malaman nito ang sinapit ng dating aktor na si John Regala, hindi ito nag-atubiling tumulong at humingi ng tulong sa mga taong may busilak na puso. Sa interview nito sa aktor kamakailan lamang, sinabi nitong may mga nagmensahe na sa kanya na nais magpaabot ng tulong. Itong isa sa mga good news na ibinahagi ng news anchor sa dating aktor. Ipinarating ni Julius sa mga avid followers ng kanilang programang Lingkod Kapamilya ang taus-pusong pasasalamat ni John sa GrabFood driver na si Carlo Clariza sa pagtulong sa kanya. Pinasalamatan din ng aktor si Julius na tumutulong para siya ay mahatiran ng konting assistance sa kanyang dinadalang karamdaman.
Sinabi ni Julius na kung anuman ang kaya nilang magawa para sa aktor, tutulungan nila ito para mapabuti ang kanyang kalagayan. Top 6, Chucky Dreyfus. Isa sa mga miyembro ng youth-oriented variety show noong 1980s na That's Entertainment si Chucky Dreyfus. Parte siya ng Wednesday Group kasama sina Cheryl Cruz, Jojo Abellana, Jojo Alihar at Romnick Sarmenta. Unang award na kanyang nakuha ay noong 1984 para sa MMFF bilang Best Child Performer. Hindi man magkasama sa isang grupo ng That's Entertainment noon sina Chucky at John, pamilya naman ang turingan ng lahat ng miyembro ng nasabing programa. Nang malaman nito ang sinapit ng dating kasamahan, mabilis itong nangalap ng tulong para sa pagbuti ng kondisyon ng aktor. Kasama niya sa mga unang rumisponde para magbigay ng tulong ang kapwa nito artista na si Nadia Montenegro at FDCP Chairperson Lisa Dino Seguera. Sa tulong naman ng entertainment columnist at matalik na kaibigan ni John na si Aster Amoyo, binuksan nila ang Gava Gives Assistance account para sa dating aktor. Approval na lamang ang hinihintay nila para sa nasabing account at pagkaraan nitong maaprubahan, lahat ng tulong na gustong ipahatid sa aktor ay maaari nang idiretso sa nasabing fundraising account. Top 5, Ice and Lisa Dino Seguera. Ang Film Development Council of the Philippines o FDCP ay isang government-backed lead agency na naglalayon para sa mga pelikulang Pilipino na magkaroon ng maayos na representasyon sa ating bansa at abroad. Isa sa mga misyon ng grupo ang palawigin ang pagiging malikhain ng mga artistang Pilipino at makilala ang kanilang kagalingan. Suportado rin nila ang mga artista at pelikula na maprotektahan ang pamanang kanilang iiwan sa lipunan. Ang chairperson ng FDCP at asawa ng singer na si Ice Seguera na si Lisa Dino Seguera ang isa sa mga unang nagbigay ng tulong para sa aktor na si John Regala. Nang malaman niya ang sitwasyon nito, nakipag-usap ito sa iba pang mga artista tulad ni Nadia Montenegro at itinakda ang kanilang pagbisita sa aktor. Nasa pangangalaga ito ngayon ng Iglesia ni Cristo at tumutuloy sa isang shelter na pagmamayari ng INC. Sa pagbisita ni Lisa at Nadia sa aktor, isinama nito ang isang doktor mula sa Volunteer Corps PH upang mabigyan nito ng check-up at matignan na rin ang kondisyon nito. Sinabi ni Dino na mula umpisa, hindi siya huminto na tulungan ng film industry at ang bansa. Ngunit hindi pa sapat ang mga iyon dahil nakita niya na marami pang dapat gawin para matulungan ng lahat ng mga sektor at mga trabahador nito. Top 4, Robin Padilla. Aktor, direktor, producer at screenwriter. Iyan lamang ang ilan sa mga naging kontribusyon nang tinaguri ang isa sa mga bad boy ng Philippine movies na si Robin Padilla. Tinawag din siyang Action Prince at Prince of the Philippine Action Movies dahil sa pinakita nitong galing sa pagiging isang action star. Ginawa niya ang mga pelikulang Anak ni Baby Ama, Grease Gun Gang, Bad Boy Parts 1 and 2 at marami pang iba. Taong 1986 naman na magkasama sa pelikulang Baguette's Gang sina John at Robin. Sa mga hindi nakakaalam, related sa isa't isa ang mga action stars na ito. Ang ama kasi ni John Regala na si Mel Francisco at ama ni Robin na si Roy Padilla ay magpinsan. Sa makatuwid, pamangkin ni Robin si John Regala. Hanggang sa ngayon naman ay hinihintay pa ang pagtulong ni Robin sa kanyang pamangkin. Inaabangan ng karamihan ang tulong na ipaaabot nito sa dating kasamahan na action star. Top 3, Nadia Montenegro. Isa ring miyembro ng That's Entertainment si Nadia Montenegro. Parte siya ng Thursday Group kasama si Navina Morales, Smokey Manaloto, Jean Garcia at Kimpi De Leon. Siya rin ang longtime live-in partner ng dating mayor ng Caloocan City, ang yumaong Boy Asistio kung saan nagkaroon sila ng 8 anak na ang iba ay nasa showbiz din. Kilala rin si Nadia bilang isa sa mga mabilis rumisponde sa mga tulong na kailangan ng mga dating nakasama sa showbiz o di kaya ay sa mga ordinaryong mamamayan ng bansa. Kamakailan lamang nang malaman nito ang nangyari sa aktor na si John Regala, agad itong nag-post sa kanyang Instagram account ng announcement para mahatiran ng tulong si John. Sinabi nito na ginagawa na nila ang lahat para maaksyonan ang kalagayan ng aktor. Binuo naman nila ang Gava Gives Assistance account kasama sina Aster Amoyo at Chucky Dreyfus para sa mga nais tumulong kay John. Pansamantala, ang kanyang personal account muna ang kanilang ginagamit para sa mga nais magpahatid ng tulong hanggat hinihintay pa nila ang approval
ng nasabing online fundraising account. Sinabi rin ni Nadia na kontakin siya ng personal kung may mga nais magpaabot ng tulong para maisaayos nila ang pagpaplano dito. Top 2, Senator Bong Revilla. Kilalang action star si Bong noong 80s at 90s na madalas ay mapapanood kasama ang kanyang yumaong amang si Ramon Sr. sa mga pelikula. Hindi lang sa action na linya ang career ni Bong dahil nakagawa rin ito ng ilang mga comedy films at shows sa GMA7. Pinasok niya ang politika noong 1995 at naupo bilang vice governor ng Cavite at ngayon nga ay naupo ulit bilang senador. Nang makarating sa kanyang kaalaman ang sinapit ng dating kasamaan sa industriya ng showbiz, ipinarating nito na magpapaabot siya ng tulong para sa aktor na si John Regala. Nangako itong tutulungan ng kaibigan at matagal na nakasama sa industriya upang mapagamot agad ang kanyang karamdaman. Nitong Hunyo lamang ay ipinahayag na senador ang pagpanaw ng kanyang amang si Ramon Sr. na kilala bilang orihinal na hari ng Agimat. Siya rin ay naupo bilang senador ng bansa noong 1992 hanggang 2004. Sa pagpanaw ni Don Ramon, ipinasa na niya kay Senator Bong Revilla ang Agimat na matagal na nitong tangan. Top 1, Raffy Tulfo. Sikat na broadcast journalist at TV host si Raffy Tulfo. Nakilala ito sa pagbibigay ng tulong sa sino man ang nangangailangan nito. Marami na rin ang natulungan niya pati ang TV show nito na Idol in Action. Nito lamang nakarang araw, naging viral ang litrato ng action star na si John Regala na nanghihingi ng tulong sa isang GrabFood driver. Minabuti naman ng team ni Raffy Tulfo na makapanayam ang dating aktor upang kamustahin ang kalagayan nito. Dahil sa sinapit ng aktor at sa kwentong narinig ni Raffy, naantig ang kanyang puso at mabilis na nagpaabot ng tulong. Nag-pledge ng 100,000 pesos ang broadcast journalist na maaaring magamit ni John sa kanyang pagpapacheck-up. Nagsabi pa si Raffy na magbibigay ng groceries at mga gamot para matustusan ang medical needs ng aktor. Hinikayat din ng TV host ang mga social media users at iba pang kasamahan na magpaabot ng kahit na konting tulong para kay John. Mga ka-showbiz peeps, ano ang inyong opinion sa ating listahan ngayon? May mga nais pa ba kayong idagdag dito? Just don't forget to comment down below!